Sen gelade baon. Last weekend nagpa-poll tayo sa IG kung anong gusto niyong ipabaon kay Kitty, and nanalo itong white chocolate with strawberry bit. In fairness naman, masarap naman siya. Alam niyo yung parang feeling sa Hello Panda or Yan-Yan. Medyo kalasa siya pero meron lang strawberry bits na medyo maasim. Para naman sa cutter, ang nanalo is yung butterfly. Bet ko talaga yung mga cutter na sagad hanggang cross para wala masyadong nasasayang na tinapay. Nakakut na rin pala siya into half kaya pwedeng yung isa kainin ngayon and then later na yung kalahati. Para naman sa second snack, ang napili ninyo is itong cookies and cream. Nilagay ko pala muna sa sandwich bag yung baon para hindi masyado bulky sa bag yung baunan. Pero nire-reuse naman namin ito basta wala pang butas. Winawash lang namin. Para naman sa extra clothes na pamalit after the ballet class, ito yung nanalo. Ito pala itsura when worn nung blue na eyelet dress. Meron din pala siyang kasama na matching ribbon from Sue Childhood. At may pagpamewang panga. Aba, oh. So anyway, mag-prepare na tayo para sa trial class ng ballet ni Kitty. This dress naman is from Little Millie PH. Grabe, sobrang cute pati yung likod. Oh, wow, pinakita pa nga ang likod. Abaw. So anyway, pumunta na nga pala kami dun sa ballet studio and kasama pala namin si Doc Farah and the twins. Sobrang cute nga kasi binigyan sila ng crown. Super natutuwa rin pala ako sa mga ates dito na nagba-ballet din. Talagang inaalalayan nila yung mga kids na nagta-trial. Kaso hindi talaga masyado nag-participate si Kitty, parang more on nag-observe lang talaga siya. Si Ariana rin nag-observe dito sa may corner. Si Rosha naman super nag-participate, nakakatuwa para siyang nagtuturo dito. After 30 minutes, pinag-water break muna sila. So, kinain na ni Kitty yung binaon natin sa kanya. Hindi rin kasi siya masyado nakakain ng breakfast. Excited ata siya para sa ballet class. Ilang araw na rin kasi namin pinag-uusapan yun na magba-ballet trial nga sila ng mga friends niya. So, ayun, pinapasok na namin siya after niyang kumain. Kaso, ganun pa rin. Hindi pa rin talaga siya masyado nag-participate. As in, nanood lang din talaga siya. Para talaga kasi sana to sa summer. 3 years old na siya by that time. Tinry pala namin i-encourage siya. Nagpakita kami ni Daddy. Kaso, wala. Bombastic side eye. Buti na lang din talaga na free lang yung trial. I guess yun din talaga yung purpose niya para ma-check kung ready na talaga yung bata. Kaya siguro try na lang kami ulit by next year unless syempre magsabi siya na hindi niya bet ang ballet. After pala nung class, may binigay si teacher ng mga stickers and tinanong ko rin naman si Kitty kung did you have fun? Sabi niya, yes naman daw. Personally ako, hindi ako nakapag-ballet lessons. Pero alam ko, iba talaga ang training ng mga ballet dancers kasi magkakaroon talaga sila ng discipline at saka it's a way to express themselves. Din. Pero syempre, ayoko naman i-force si Kitty. Gusto lang din talaga natin ni-explore kung ano yung mahihiligan niya. Music or arts, pwede ring sports. Ganon din kasi kami nung maliliit pa kami every summer and na-appreciate ko talaga na ginawa ng parents namin yon. So anyways, ang haba na ng kwento ko, after nung trial, dumiretso muna kami sa house namin. Doon na kami nag-lunch and nag-playdate muna with the twins. Part 2 na lang siguro guys. Ayun lamang. Aba!